Hello, what's up? So, gawa lang tayo ng review. Natuwa kasi ako sa ginawa ni Sir M sa motor ko. Yun, shoutout nga pala kay Sir M. Thank you kasi na-advise ako ni Sir M na once na pumatak ng 24,000 kilometers ang tinakbo ng motor ko, balik ako sa kanya. Alam niya na yung gagawin niya kasi na-advise niya ako na dapat at least 24 kilometers papalitan na yung belt. Actually yun nga, wala pang 24 kilometers may nararamdaman na ako na parang dragging, na ewan. So yung motor ko nakakaramdam na na parang grung grung grung, mga ganun. Yung unang arangkada ganun yung tunog, grung grung grung, parang kumakagat na parang hindi kumakagat yung belt, parang ganun. So tama nga yung hinala ko. Yun nga yun, may konting lamat na yung belt, so pinalitan na ni Sir M yung belt. Then at the same time pa-change oil na rin and gear oil change, gear oil, ano pa ba, eh nagpalit din nga pala ako ng bola. So natuwa ako doon sa bola. May tropa ako nag-advise sa akin na palitan ko daw ng 11 grams yung bola, pero sabi ni Sir M hindi daw recommend yun sa akin. Sa driving style ko, especially mag-aan ako, wala akong top box. Pero kung 11 grams daw yung ilalagay na bola, kung may top box ako or kung mabigat ang timbang ko, since na solo rides lang naman ako lagi at wala akong top box, hindi naman ako nag-aangkas, recommended ni Sir M yung 12 grams lang. And sabi ko kay Sir M, kasi sasali ako sa endurance, okay naman daw yun, 12 grams. Lalo na sa kung ang pupuntahan ko na endurance is yung kung may paakyat na endurance. So yun, at least pwede na yung 12 grams. And then yung clutch spring o spring, hindi ko lang kung ano, pero sabi ni Sir M dagdagan 1K para so alalabas ang dadating yung arangkada dulo doon ko mararamdaman yung performance ng motor. So actually yun pa lang, kunting piga ko pa lang. Kunting piga ko lang, 40-30 na. And then kapag umabot ako ng mga 50 kilometers, ang tagal niyang bumagal. Pero nakakatakot tuloy. Nakakatakot yung arangkada niya actually. Which is natutuwa ako. Yung ano niya, yung dulo, hindi ko alam po dito ko pwede gawin kasi medyo may iksila yung mga daan dito. Although maluwag naman yung daan dito. Siguro pag ano, once na dadaan uli ako sa ano, sa once na dadaan uli ako sa ano, sa Centennial Road. Yun, paggabi yan. Tuwa ako dumaan sa Centennial Road kasi malawak yung daan. Nakakatakot lang paggabi kasi may mga unexpected lubak. Maliliit na lubak na malalalim ba. So nakakatakot. Ingat pa rin. Then pina-check ko yung ano, yung brake, okay pa naman daw, medyo makapal pa, pero sabi nga ni Sir M, since nasa December pa naman yung ano, yung endurance ko, siguro mga November palitan ko na yung brake pad, pwede na yun. Oh, and then siguro by November magpalit na rin ako ng gulong. To be honest, marami na nagsasabi magpalit na raw ako ng gulong, wag daw matigas ang ulo. Sinusulit ko lang eh, ang tawag dito, minamaximize ko lang yung gulong ko. Although yung gitna pa lang kasi yung medyo pud-pud na. Yung gilid ng gulong ko, pinaka edge medyo makapal pa kasi. Baga ang ihinayang ako. Ang mahal pa naman ng stock na gulong. So yung bibiling ko na gulong, syempre yung ano, tibay na makapit.